And hello there. This is something that I need to share with you. Sa panahon ngayon ng pandemya, ang daming mga tao ang nakaramdam ng takot, pangamba, at pilit na lang pinaglalabanan yung kanilang nararamdaman at pilit na lang itinatago, ikinukubli ang tunay na sitwasyon ng kanilang mga puso at buhay sa sitwasyong kinapalooban nitong ating buong sandaigdigan. But you know what? Ang sabi ng banal na kasulatan, kung magtiwala ka sa Panginoon, kapag tumawag ka sa kanyang pangalan, hindi ka mapapahiya. Sapagkat ang lahat ng sumasampalataya sa Diyos at nananangan sa kanyang pangalan, ang kanilang mga buhay ay papanghawakan ng Panginoon, at sino mang tumawag sa pangalan ng Diyos, sila ay ililigtas. For those whoever will call upon the name of the Lord shall save them. They shall be saved. At yung mga sumasampalataya, believing in their hearts in the Lord, will not be put to shame. Ano man ang iyong kalalagayan, ano man ang iyong sitwasyon, mabigat, mahirap, subukin mong tumawag sa Panginoon. Ang susi sa Bisaya, ang Yahweh, ang susi ay pananampalataya. At ang tunay na object ng ating pananampalataya, na kung kanino dapat natin itinutuon ang ating mga sarili, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. God bless you. Have a blessed day. Have a joyful day, a joyful life. Not just a joyful countenance, because a joyful countenance can hide something else. But a joyful heart, a joyful life that flows, the joy which flows from the strength of the Lord that will be upon your life. That kind of joy will make you surpass, will make you victorious over every kind of trial or struggle or hardship. Are you sick? Call upon the Lord. Are you in trouble? Call upon the name of the Lord. Are you looking for something and it's very hard for you to find? Call upon the name of the Lord. Are you being troubled in mind and you are having sleepless nights? Call upon the name of the Lord. Are you feeling so hard and almost discouraged finding for a new job or putting up a business or just have yourself a good source of income and you are already troubled with your finances? Call upon the name of the Lord and trust Him, and He will never put to shame somebody like you who will trust in Him completely. God bless you. And let this message ring upon your heart every moment. And let yourself be reminded that you are not alone. The Lord is there and He's just waiting for you to open up. He's just waiting for you to open up your heart and to begin believing. And so you will begin living and you will continue believing. And then you will continue living under the provisions of the Lord and guidance. God bless you. This is Bob Miramar, the Day of Hope in Jesus Christ. Bye. Thank you.